Hey guys, adobong sitaw at may atay balon-balono ng ostrich. Let's go! Hi mga Bex, for today's video mga Bex is ayan nga, nabutan nga ako ng ulan galing sa palengke at dadaan muna ako ng 7-Eleven kasi nga bibili ako dyan ng fresh ng sitaw. So ayan, nakabili ako dyan guys at andito na ako sa bahay at syempre prepare na natin yung ating mga nabiling gulay galing sa 7-Eleven. O ayan, nakabili na tayo ng mga sangkap guys sa ating atay balon-balon na ng ostrich. Ayan guys, no, ayusin natin yan siya at uhugasan natin yan siya guys at ayan, nakaprepare na siya. Syempre, hiwa-hiwain naman ulit natin yung ating mga sangkap dyan at yung mga condiments. Ayan ang ating sibuyas dahon guys kasi gusto ko papakin ko lang yan siya and then kagat-kagatin lang natin siya habang kumakain. So ayan yung fresh natin sitaw na galing 7-Eleven. Ayan, hiwa-hiwain natin yan siya guys now na mga maiiksi lang para mabilis na siya maluto and then kaya binababilisan natin yan para mabilis maluto. Bayot kay gabi na bayot, kailangan natin maluto ng maaga yan at yung sibuyas natin syempre kalhatiin lang natin yan kasi napakamahal ng sibuyas bayot at so, kailangan natin yan tipirin. So ayan, isusunod na natin yung ating ano dyan, yung luya. Ayan, napakamahal din yung luya na yan. So kailangan din natin yung tipirin, bayot. Ayan, so tinipid natin yan siya guys para kasi magamit man natin siya sa susunod na lutuan natin after ng luto natin ngayon. So ayan guys, hiwa-hiwa natin siya na maliit at may nakita pa ako dyan isang pirasong bawang. Ayan guys, so kailangan natin yan siyang tipirin talaga lahat ng mga gamit natin. So ayan yung ating mamasitas na makapangirihan guys sa pambalasa ng ating lulutuin. So salang natin yung ating kawali guys, no, at sindihan na natin ating gasol para sumabog, charit. Ayan yung apoy at ilagay natin yung konting mantika lang dyan guys, no, kasi hindi pwede na maraming mantika kasi magmamantika na yung ating atay balon-balon na yun. So ayan guys, no, ilunod natin yung ating ano, luya para mas mabango siya at para mas mag-absorb yung aroma ng luya at saka yung sibuyas in-next na natin kapag nangangamoy na yung luya guys at din yung kapiraso natin bawang na ilalagay natin saka yung ano na natin yung atay balon-balon na ilulunod na natin yan para ma-absorb ng atay balon-balonan ang aroma ng mga sibuyas bawang bayot. Saka natakpan natin yan siya guys para maluto yan siya, no, at kailangan natin yan siyang halu-haluin para lahat is maluluto at magpantay yung luto niya. So ilalagay natin yung paminta na pampaalis ng langsay ng mga paminta na aatsing ako, charing lang. So ayan guys, ilagay natin yung ating mamasitas para pampalasa talaga siya, 100% na maglalasa yung ating lutuin gulay. So ayan, nilagay ko na yung ating ano, yung sitaw natin, no, kakala ko takip yun, hindi pala takip yun siya. So nagluloko-lokohan lang tayo ngayon. So ayan, pakuluan natin siya guys at gusto ko half cook lang yung ating sitaw kasi ayoko na malata. So ayan na guys, ready natin yung ating lagayan at ipiprepare na natin siya at ilagay sa ating plato at ito na ang finished product. So ayan, diba napakasarap guys, diba napakasarap at napaka-juicy ng sitaw at yung kakain na tayo guys at yung bumili ako ng isang pirasong dolphin sa tindahan. So ayan, no, nakakain na nga tayo dyan at yung pagkain natin dyan is kailangan lang natin yung sweet-sweet na pagkain para lalang mafe-feel natin ating pagkain guys. So ayan guys, mag-start na sa pagkain at sana meron na kayong mga pagkain sa inyong pagkainan at sana manood kayo guys hanggang dulo ng ating video at sana huwag mong kalimutang i-skip ang ating mga live ads guys, no, para magkaroon tayo ng income, nakakapagod gumawa ng content bayot. At syempre huwag mong kalimutang i-share ang ating video at i-like ang at subscribe ang ating Facebook at ang ating YouTube channel guys para lahat kayo is updated sa lahat ng mga video na aking ina-upload. So hanggang dito na lang guys ang ating voice over. So kahit na sana panoorin nyo hanggang dulo ng ating video. Thank you so much guys and God bless.